Hi, Mami Park is here. And kung napapansin nyo, malata ko. It's not because kumanta ko, but because malat pa talaga ako nung nakaraang araw. So that is why hindi ako gumagawa masyado ng video kasi hirap ako magsalita. But medyo umokay-okay na siya. So hindi naman natin naabusuhin, but special kasi itong araw na to kasi ito ang unang araw ng bagong taon. So, let's welcome 2020 ng maluwag sa ating puso. I mean, kalimutan ang mga masasamang pangyayari ng 2019 at maging lesson kung ano man ang mga maling desisyon na ating nagawa. So, let's move on and let's move forward, okay? So, unang-una, Happy New Year, everyone. Isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay ang maging outlet ko, ang pagbibideo, at mag-subscribe kayong lahat sa akin. So, thank you very much. Sa pag-uusapan po natin ngayon is yung mga pag-ibig ko na naudlot. So, ano nga ba ang mga pag-ibig ni Mami Park bukod kay family? So, ang mga pag-ibig ni Mami Park ay unang-una ay ang aking mga goals at ang aking mga dreams. Wow. Goals and dreams. Oh, kasi tayo naman as mommy or as an individual, may mga sarili tayong siniset na goals o pangarap na, for example, sana this year maka-travel ako out of the country, sana mabili ko yung favorite cellphone ko, sana mabili ko yung gusto kong matikmang pagkain, ma-afford ko, sana makapag-shop. Marami tayong mga gustong marami tayong mga gustong ma-experience, di ba? Pagka pumapasok yung taon, marami tayong wini-wish, marami tayong hinihiling kay papagal. So si Mama Park, bukod sa pagiging maayos na pamilya at hindi magutom, makakain ng 3 beses araw-araw at bukod para sa pamilya ko, talagang si Mami Park, napakahilig ko talaga, pumasok talaga sa mga maliliit na hanap buhay. Yan talaga ang aking yan talaga ang aking libangan. But at some point, meron ako mga hindi nag-success ng mga balakin at mga pangarap sa buhay. So, unang-una na dyan, is yung aking pangarap na magkaroon ako ng smart padala dito sa tapat ng aking bahay or Paymaya. Kasi may mga hinihinging requirements na hindi ko maipoprovide na I can't comply with the requirements. So, i-explain ko why later. So, pangalawa, hindi ko pa ngayon na mai-start ang aking annulment kasi may mga kinonsider kami bago magpakawala ng pera. So nasa future plan. So dadating tayo diyan, but for now okay naman ang lahat. So medyo itatabi muna natin 'yan. Although it hurts, but it's okay. So, pangatlo, pangarap ko na maka-start ng magpundar ng bahay at lupa or kahit lupa lang na hindi, na kaya ko, na afford ko monthly hulugan. Pansin niyo, itim na kami ko. Kasi nagmumotor na ako eh. So, yan mga major dreams na yan, yung mga major goals na yan, ay aking nasawi. Bakit? Kasi po ganito yan. Sa smart badala po kasi, kailangan po ng proof of income or hindi pala proof of income ang tawag doon. Kailangan niya ng certification ni store kasi ilalagay mo siya sa store or kukuha ka, kahit bago ka palang magsisimula, kukuha ka ng permit. So, ako po kasi, in honesty, dito lang po recently ako kumuha ng DTI
or yung name, business registered name. Kasi last September, kasi iniisip ko nga na si store ay hindi naman masisita, gawa nga ng sari-sari store nga lang siya. So, nung mapagtanto ko na hindi ko alam na kailangan palang kumuha ako. So, pero sa totoo lang, hindi ko naman sa inaano. Ako lang po dito sa lugar namin, dito sa lugar-lugar namin, ang may DTI at may barangay permit. And, ito pa. Pag nasa barangay po kasi ako, barangay permit meron na ako. So si store ay halos 2 years na when magkaroon ako ng ano, nung magkaroon ako ng DTI at saka ng permit. Barangay permit. So meron ako mga goals and dreams na hinihingian ng mayor's permit o business registration. Yung talagang pangmalakasan ng konti. At patunay na ako'y nagbabayad ng tax. So kasi inisip ko si store ay dahil sari-sari store lang siya, ma-exempt ako sa tax exempt. Ngayon pala, sa bagong pinirmahan ngayon, sa bagong pinirmahan ni Rodrigo Duterte na train law, na yung ibig sabihin ay tax reform and acceleration, ano ba yan? Tax reform and acceleration and inclusion act. Yon. So doon ay nabasa ko, magpo-focus na lang ako sa sari-sari store, hindi na dun sa mga personal ano, mga personal taxpayer or yung mga professional taxpayer. Doon na lang tayo sa sari-sari store. So yun pala ang ibig sabihin nung binasa ko yon, si store pala naghigpit talaga si BIR at saka si DTI sa mga sari-sari store na magkaroon ng permit. Tayo po, lahat ng mga kasari-sari store owner ay dapat mag-comply sa mga permit. Kapag ka po, tayo ay hindi umo-over sa 250,000 gross income annually. Ang ibig po sabihin nun ay hindi po tayo lumalagpas ng 250,000 na kita bago pa bawasan ng expenses. Kasi pag gross, hindi pa bawas ang expenses. Bago pa po iyon, ay tayo po ay tax exempted. Pero po, ang umover ng 250,000 ay matatax na. For example, 600, nagkaroon ka ng bentang 600 annually o 1 year, o edi less 250,000, yung matitira ng 350, that will be tax. Yun yung matatax, yung matitira. Basta lagi lang tayong may exempt na 250,000. And then, doon natin malalaman sa munisipyo kung magkano, kung ilang percentage ang ating charge pag tayo ay tinax na. So, ang alam ko, hindi pare-parehas. Depende kasi sa business yan. Depende sa klase ng business. So, naudlot. So, ngayon ko siya plan. Sige. So, ngayon ko siya plan gawin. Nadandahan lang nag-video ako. Nag-video ako, dandahan lang. So, Sorry sa interruption. So, ngayon ko siya plan na gawin. Kasi nung nga nag-comply ako, abi sa barangay, kumbaga, patalunin ko na taon para hindi na magulo pagdating sa ano. And then, pangalawa, yung sa annulment, isa yun sa big ano ko, dreams ko, pero wala yung kinalaman kay ano, wala yung kinalaman kay tax. So, nabanggit ko lang. So, doon na tayo sa pangatlo. Doon sa pangatlo, pero nasawing ano ko pa rin siya, parang nasawing pag-ibig ko pa rin siya, diba? Kasi nga, pangarap ko yung matagal ni. And then, next, is yung pangarap ko na kala ko makakakuha na ako ng ano noon, ng, kasi inaprobahan na, kala ko approve na kay daddy.
kinuhanan ako ng... Siyempre, di ba, alam niyo naman na hindi naman... Hindi naman... Sorry, asentra. Hindi naman kami yayamanin. So, kung ano yung kaya at pinagtutulungan namin mag-asawa, yun ang aming ginagawa. Kasi, ano kami eh, ano ba tawag dito? Teamwork kami. Diba? Hindi naman ako yung basta Pilipina na lang na nag-asawa ng foreigner at asa na lang. Kaya nga ako naghahanap buhay. Kasi, kaya ako nagtsatsaga. Kasi, ito yung magagawa ko sa ngayon. Dahil may mga personal plans in the future. Kaya, hindi muna ako nagko-commit sa mga bagay na mga malalaki. Hindi ako nakikipag-commit sa mga bagay na malalaki. Kaya, dito muna ako. So, kailangan ko magpasa doon para ipasok sa pag-ibig or ipasok sa ano sa in-house na loan yung source of income ko. Hindi nila tatanggapin yung remittances kasi hindi naman ako kasal kay Daddy pa. I'm not yet married to Daddy Ray. And then wala akong trabaho. I am self-employed. So they have to know or kailangan ma-prove ko na ako ay talagang may kakayanang magbayad o maghulog ng mga obligations. Kasi, kasi ito, store lang yung aking ano, diba? So, kailangan nila ng report at least 1 year ITR o yung income tax return, yung pagbabayad ko ng buwis. Diba? So, if I only knew kung gaano kahalaga yung mga yung pagbabayad ng buwis na yan at yung mga dokumento na yan, noon pa, nag-comply na ako. Noon pa. Ang isip ko kasi, tax exempt ako, so kahit hindi ako magpa-register, okay ako. But lahat po, kahit po 5,000, 3,000 pa ang in-startup kung sari-sari store, you are required to comply with the requirements. Magpa-register po kayo sa DTI at magpa-register po kayo at kumuha kayo ng business permit sa hanggang mayor's permit. Kasi may mga tax exemption naman po yan. Hindi pa naman dyan nagtatapos yan. So, may mga paraan para mapaliit yan na maliit ang mababayaran yung tax. So, wag pong matakot. Wag pong mahinaan ng loob na baka yung babayaran yung tax eh sa kinita nyo lang mapunta. Hindi po. Kasi kung aaralin nyo po, may matitira pa pagka sinuman nyo po annually. Mag-search po kayo sa YouTube. Mag-search kayo sa YouTube or mag-search kayo sa Google at malalaman nyo po doon na ano na may matitira pa. So, kung alam ko lang, edi sana napakarami kong nagawa using the permit of my sari-sari store, using the ITR of my sari-sari store, kung nag-comply lamang ako ng maaga. So, talagang kahit saan mo gawin at tingnan, lamang ang may alam. So, at mas masarap sa feeling yon na taxpayer ka. Kasi, sabihin may silbi ka sa Pinas, kahit wala kang trabaho, hello, taxpayer ako. Mahal ko ang bansa ko, kaya yung responsibilidad ko bilang isang entrepreneur, bilang isang sari-sari store owner, magko-comply ako sa aking mga responsibilities. And that is what Mommy Park will gonna do this year. Starting this January, may mga bagay na dapat itama at iayos. So, thank you very much for watching. Puputulin ko na po. Marami pa po akong mga topic na itatakal sa inyo this coming days. Pero sa ngayon po ay ito po muna. So, Happy New Year everyone. I love you. At sisikapin natin ma-win back ang ating mga sawing pag-ibig. Happy New Year!